Good morning po. Hello po. Ako po si Star Diamond, Mr. Maren de la Cruz ng DXN Batangas Branch. At kwentuhang DXN na naman po tayo. So, welcome po sa akin pong sales video presentation. So, ngayon pong araw na to ay akin pong i-share sa inyo ang isa po sa mga produkto po ng DXN na talagang napakabenta po. Hindi lang po dito sa Batangas, maging sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo po na meron po ang DXN. Ano po yun? So, gusto ko i-share sa inyo ang amin pong Roselle tablet at ang amin pong Roselle juice. Yan. So, ito po yung tinatawag po namin na ang scientific name po ay hibiscus sabdaripa, na kung saan po ang amin pong Roselle ay kilala po bilang superior vitamin C. 100% po ang vitamin C nito. Mas mataas po ang vitamin C kumpara po sa lemon, guava, papaya, at calamansi. Ang nakakatuwa po guys sa amin pong Roselle tablet or Roselle juice ay talagang superior vitamin C po siya, na kung saan po mayroon po siyang 5 uri ng vitamin C na taglay po ang tablet or ang juice. Ano po yun? Mayroon po siyang malic acid, mayroon po siyang tartaric acid, mayroon po siyang citric acid, ascorbic acid, at ang tartaric citric acid. At higit po sa lahat, mayroon po siyang omega-3 na tumutulong po para pumapababa ng kolesterol sa dugo at nagpapaganda po ng daloy po ng dugo sa ugat. Ang nakakatuwa guys sa amin pong Roselle tablet or Roselle juice ay mayroon po siyang flavonoids, sagana po sa anti-cyanin, na kung saan po ay nagpo-protekta po sa ating puso, pinagagaling po at pinabibilis po ang paggaling po ng sugat. Kaya naman, kung may kilala po kayo mga bata at matanda na medyo po ika nga po yung ipin ay mabubungiin or may sugat po ang gilagid, maganda, ipatry niyo po ang aming Roselle tablet or ang aming Roselle juice. Ang katulungan po ng Roselle tablet at ng Roselle juice sa ating pong katawan ay maganda, sapagkat kung kayo po ay may kilala pong inuugo, sinisipon, may trangkaso, may UTI, ipatry niyo po itong aming pong vitamin C. At syempre, sa mga kakilala po ninyo na may varicose vein or may problema po sa ugat, sa binti, syempre, yung iba po naman ay salat po sa calcium, aba, ipatry niyo po ang aming Roselle tablet or ang aming pong Roselle juice. Nakakatuwa sapagkat meron din po ito na beta-carotene at sagana rin po siya sa B-complex, iron at minerals. Kaya naman, mga minamahal kong partner, kung hindi nyo pa siya nang itatry, itry nyo na po at mabibili nyo po siya sa ating pong DXN Batangas branch at sa mga branch natin sa buong Pilipinas. At kung may kilala rin kayo guys na ika nga po ay may insomnia, anxiety o laging balisa, hindi makatulog, try nyo po. Dalawa po tsara po ng Roselle juice bago matulog. At higit po sa lahat, makakatulog din po siya sa constipation or yung TB kung dumumi. At higit po sa lahat, sa mga tao po na may problema sa balat, nagbibigay po siya ng talagang proper skin complexion. At ang amin pong Roselle juice at Roselle tablet ay anti-inflammatory and antibacterial. Kaya naman, naging mabenta po siya ngayong panahon po ng pandemic, sapagkat kailangan po natin ngayon ang vitamin C sa ating katawan. Kaya naman, huwag na huwag po kayong pawawala ng stock na vitamin C sa inyong bahay. I-try nyo po. Hindi nyo po ito mabibili sa anumang butika. Tanging sa DXN lamang po. Roselle tablet po. 4 tablet a day. Taglay na po ang mga nutrients sa kailangan po ng inyong anak. Pang-protekta po sa COVID-19. Kung halimbawa naman po juice, 3 kutsara po. Bago matulog sa gabi, pwede po ninyong mainom. Sabayan nyo lang po pagkatapos sa isang baso pong tubig. Ano po? So, yun lamang po ang maishare ko ngayong araw na ito. Vitamin C, 100%, try niyo po ang amin pong Roselle juice or Roselle tablet. Stay healthy, marami pong salamat at good morning. Good morning to everyone. I'm Cathy Belguia po. I'm 23 years old. Isa po akong dentista. Currently working sa Dentista Inc. Incorporated sa Alabang Town Center.
Nakilala ko po ang DXN products through kay Park Marlene Cormaran. Before, kasi pumunta siya sa kliniko doon sa Las Piñas. Nandun siya para i-invite yung kasamahan ko sa work, which is si Ma'am Che. Tapos, in-invite niya rin ako, pinakilala niya sa akin, una yung toothpaste nilang product. So, naging interested ako kasi toothpaste nga. Kasi nga, isa akong dentista. So, naging interested ako dun sa product. Then, inano niya din sa akin yung supplements na yung RJGL, which is ito yun, Rishigano, at saka yung Ganoslium. Una kasi, nung time na yun, nagpapa-check up ako dahil may sakit ako sa kidney. Pero before that, hindi pa talaga ako totally na-diagnose na may sakit kasi nagtitake pa ako ng mga laboratory findings. So, ang tinry ko lang muna talaga is yung toothpaste. And then, lumabas na yung mga results ko. Na-diagnose ako December. Meron ako chronic kidney disease, which is nasa stage 5 na. So, ang sabi sa akin nung doctor ko that time, malubha na yung sakit ko, which is kailangan na nga ng transplant. So, that time, na-shock talaga ako kasi hindi ko ina-expect na may sakit ako. So, yun. Masakit sa akin kasi bata pa nga ako, kag-graduate ko lang. Marami pa akong pangarap. And then, yung RGGL na binigay sa akin ni Park Marlene, tinry ko talaga yun. That time, in-advise na ako ng doctor ko na mag-treat ako having dialysis twice a week. So, last ko na check up is January 10 sa National Kidney Transplant Institute. That time, hindi na ako nilabas ng hospital kasi in-immediate dialysis na ako agad. Sa totoo lang, ayoko talaga magpa-dialysis that time kasi wala naman talaga akong nararamdaman sa katawan ko. Pero yung doctor ko kasi nag-insist talaga na i-immediate dialysis ako. So, ang nangyari, nilagyan ako ng fistula dito sa leeg, which is yung naging access ng dialysis. So, nag-decide na rin yung mother ko na gawin nga yung dialysis treatment. So, wala na akong nagawa. Pero that time, nagtitake pa rin ako ng RGGL nga na galing sa DXN. Tapos, siguro naka 8 sessions ata ako from January 10 hanggang February 11. Tapos, every time na nagda-dialysis ako, marami akong nararamdaman na hindi naman talaga okay. Nag-hypotension ako, yung bumababa yung blood pressure ko. So, that time, Napapagod ako sa dialysis. Tapos, traumatic sa akin yun kasi syempre nilalabas yung dugo mo tapos ibabalik na naman sa'yo. So sabi ko, ayoko na magpa-dialysis. Tapos tinuloy-tuloy ko nga lang yung RGGL kahit nagda-dialysis ako. Tapos nakikita ko yung result every time na nagpapa-laboratory ako, bumababa siya. So nag-decide ako and my mother na alisin na yung fistula sa leeg ko kasi nahihirapan niya ako kumilos. Parang hindi normal yung buhay ko kapag may ganun ako sa leeg. Tapos, in-schedule na rin niya ako for transplant that time kasi nga sabi, malala na daw talaga yung sakit ko sa kidney, so kailangan ng palitan kasi pwede ko nga daw ikamatay yun. Pero hindi ako, para kasi sa akin, parang sabi ko, isang test lang ko sa buhay ko na kailangan kong lagpasan. So, nag-decide ako and yung mother ko, pati father ko, na patanggal ko na talaga yung fistula ko sa leeg. So, naghanap kami ng doctor na magtatanggal nun kasi nga, yung doctor ko ayaw magtanggal nun kasi once na tinanggal sa akin daw yun,
pwede ko daw ikamatay yun kasi wala nang magfi-filter ng filter ng mga kinakain ko, wala nang magsasala. Kasi nga yung kidney ko is ano na, may problem na nga. So, sabi ko, ayoko na talaga mag-dialysis. Itutuloy ko na lang yung RGGL kasi nakikita ko naman yung improvement dun sa laboratory results ko. So yun, February 13, pinatanggal ko na talaga totally yung fistula ko. Hanggang ngayon, hindi ako nagtitake na, hindi ako nagda-dialysis. Nagtitake na lang ako ng RGGL, itong cordyceps, tsaka yung spirulina. So, etong apat na to yung tinitake ko. Constant din ako umiinom ng coffee, yung sinsi coffee, pati yung Roselle juice, nagtitake din ako niyan, pati yung spikati, iniinom ko yun lahat. Kasi nakikita ko talaga na naglo-lower yung creatinine ko. Yung creatinine is that yung yun yung lason sa dugo na dapat nasasala yun ng kidney, pero because nga may sakit ako sa kidney, hindi siya nasasala, so tumataas siya. Pero every time na iniinom ko to lahat, itong mga supplements na to na galing sa DXM, nagkakaroon ng decrease doon sa creatinine. So nakikita ko talaga yung effect nito sa akin, sa sakit ko, which means napagaling talaga ako ng mga product na to from DXM. So yun, yung mga nakakarinig nito sa akin, sa mga nanonood sa akin, huwag kayong mawalan ng pag-aasa kasi may mga product na ganito na nakakatulong na magpagaling sa kung ano mang karamdaman na meron kayo. Tulad sa akin, sinabihan na nga ako na baka hindi na nga ako tumagal kapag tinigil ko yung dialysis ko at saka hindi ako matransplant. Pero hindi ako naniwala. Nagtiwala ako sa taas at sa mga produkto ko. Kaya yun, lahat kayo dyan na nanonood at nakikinig sa akin, try nyo to. Magtiwala lang kayo sa product nyo na to dahil makakatulong sa inyo to ng sobra-sobra. Hindi lang sa katawan ninyo, hindi lang sa health ninyo, kundi sa buong buhay nyo, sa buong pamilya nyo. So yun, sana itong mga sinasabi ko sa inyo nakatulong sa inyo ng malaki, at saka itong mga to, instrument lang to, pero magtiwala pa rin kayo sa taas na may life pa na para sa inyo. Yun, thank you and power. Good morning! Ako si Mel Datan, taga Zamboanga City. Diabetic ako, nag-i-insulin ako 3 times a day. Yung sugar ko 500 plus, nangihina. Tapos, irritable ba? Actually, naging diabetic ako nung buntis ako. Kaya, nag-decide ako na uminom ng RGGL. Pero nag-take na ako ng RGGL, mas gumaan yung pakiramdam ko. Yung sugar level ko bumaba. And yung 6 pairs na ako mga ilang buwan, nag-stop na ako ng yung uminom ng medicine na binibigyan ng doktor sa atin. Mm-hmm. Then, doon ko na-discover. Sabi ko, mas lumalakas ako pag nakakainom ako ng RGGL. Naging malinaw yung mata ko kasi dati hindi na ako nakakabasa. Ngayon, okay na. Tagal ko na rin hindi na bisita yung doktor ko kasi okay na ako. Normal na yung sugar ko ngayon. Uminom na kayo ng RGGL kung gusto nyong gumanda at maging healthy.